Mga kapuso, idineklarang special non-working day ng Malacanang ang November 13 hanggang November 15 sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Kaugnay po yan ng pag-host na Pilipinas sa ASEAN Leaders Summit. Kabilang sa mga kumpirmadong dadalo sa summit, si US President Donald Trump, at narito ang aking report. Mahaba-habang bakasyon ang inaasahan sa darating na buwan. Base sa proklamasyong inilabas ng palasyo ngayon, special non-working day na ang November 13 hanggang November 15. Walang pasok ang lahat ng nagtatrabaho at nag-aaral sa National Capital Region, Bulacan at Pampanga. At dahil una nang naideklara na walang pasok ang mga eskwela sa Metro Manila sa November 16 at 17, buong linggong pahinga ang mga estudyante sa Kalakhang, Maynila. Lahat ng ito dahil sa gaganaping ASEAN Leaders Summit sa bansa kung saan inaasahang darating dito ang mga presidente at heads of state ng 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nation at mga dialogue partners na bansa. Ilan sa kumpirmadong dadating, si US President Donald Trump kasama ang asawang si Melania, ang Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau at ang re-elected Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe. Kaya naman, wala nang tigil ang paghahanda ng Basis Conversion Development Authority o BCDA para ayusin at palawakin pa ang ilang bahagi ng Clark International Airport. Dito kasi inaasang lalapag ang mga eroplano ng mga foreign delegates. Ngayong araw, ilang malalaking eroplano ng Amerika at Australia ang nasa Clark sa pagsisimula ng ASEAN Defense Ministers Meeting. Practically all the main roads have been widened. We've added lanes to them, one lane each, no? So two lanes in total. In preparation, not just for ASEAN, but this is in preparation really for all the development that is upcoming. For ASEAN, they're just minor repairs that we're doing because we're just fixing some parts of the apron, some taxiways. We're widening all of those and this will be completed everything by the end of this month. Mula dito sa Clark, inaasang maraming delegates ang bibiyahe pa Maynila. Kaya nga ilang beses nang nag-dry run ang bahagi ng mga security group mula NLEX hanggang Maynila. Inaasahang magiging mahigpit ang seguridad, pati na ang pag-control sa traffic sa mga araw na ginaganap ang ASEAN Summit dito. Ngayon ng Defense Ministers Meeting pa lang, pansin ang mga naka-standby na security patrols sa kahabaan ng NLEX. Dumating kanina sa Clark si U.S. Defense Secretary James Mattis. Sa report ng Agence France Press, pinuri nito ang matagumpay na pagsugpo ng Pilipinas sa multi-IC sa Marawi City. Binati at pinasalamatan din ng Australian Defense Minister at Senator Maurice Payne ang mga crew ng P-3 Orion aircraft na tumulong magbigay ng intelligence at surveillance information sa AFP sa Marawi City. Australia and the Philippines have an extremely long shared regional and military history. And our engagement here with the P3s in a surveillance activity has been an extension of that. In crushing thus far the most serious attempt to export violent extremism and radicalism in the Philippines and in the region, we have contributed to preventing its spread in Asia. We declare that this achievement is clear manifestation of how our regional cooperation can lead to a decisive advance against the proliferation of terrorism in this part of the world.